Mga dong, sino ang nasa bahay ni Ibarra? Ang mga gamit niya nasaan? Nandun si Señorita Clay. Si Mio. Alay na. Ito na ba lahat ng gamit? Oo yata. Bigla na kasing dumating yung mga gwardiya sibil nung nag-walk out ka. Ay, ito na naman yung baril. Okay na ito. Patid ko babalik pa ang mga gwardiya sibil. Panghalugin ng bahay. Titiyak ko. Kahit puwet ng baso, ay maaari nilang gamitin. Madiin lamang ang senyor. Kailangan na natin magmadali. Tapusin na natin ito. Sandali. Malinaw sa akin kung bakit nais ko tulungan ang aking amigo. Ngunit ikaw, ano ang iyong kadahilanan, piloto? Oo nga. Bakit tumutulong ka ulit? Matapos ang naganap sa inyong dalawa ni Sir Ibarra kanina? Kung magiging matagumpay ang laban na ito, kailangan isang tabi ang iyong sarili at ang iyong nakaraan para sa hinaharap ng bayan na ito. Wala na tayong oras. Magmadali na tayo. Pag-asang liwanag ng San Diego ay nilambungan ng kadiliman. Ang liwanag ng ating kamalayan ay ipinakon ng dilim sa payak na lipingan. Ibsan ng luha ang marupok na kapiran. Anong pag-asa ang maiiwan sa mga taong nagtaksil sa pangako imuran? Subalit, may iilan na hindi takot sa pagsukob ng dilim. Bagkus ito'y buong puso nilang sasalubungin. Kay pait naman ng aking kapalaran, ang di
masilayan ang pag-ulat ng aking bayan. Naway ang liwanag na pinaon ay muling matutuklasan ng mga kabataang ang hangad ay isang kalayaan. Ginabi na tayo, ngunit ang mahalaga ay nasuyod na natin ang buong bahay. Marami na po tayong mga gamit na nasa likuran. Handa na pong gamitin para sa siga. Ngunit madami-dami pa ito. Madong, diyan po ang sarento. Madong, salubungin nyo na sila na kung igala. Susunod ako. Sige po, senyorito. Binibining kayo. Ipagpatuloy nyo na ang mga gawain dito. Kami na ang bahala sa Guardia Civil. Hindi, sasama ko. Binibining kayo, hindi na. Tapusin nyo ni Elias ang mga gawain dito. Sandali. Mag-iingat ka. Elias, wala na tayong oras. Paano natin madidispatch ang mga sakong to? Naririto ko na iyo pang kumpiskahin ang lahat ng mga bagay na makapag-uugnay sa pagka-aresto kay Crisostomo Ibarra. Ah, sa aking kaibigan. Meron ho ba kayong pahintulot mula sa Alferez o sa alkalde? Pahintulot? Mahal bang makita? Naninigurado lamang ako na wala tayong batas na nilalabag dito. Sandali lamang, binabasa ko pa. Senyor, nasusulat din dyan na ang lahat ng mga bagay na aming makukumpiska ay may babalik sa inyo matapos ang aming investigasyon. Ganito yung napapanood ko sa movies at sa teleserye. Wala na kaming oras, senyor. Halugugin ang buong bahay. Kunin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pera, lahat ng mga dokumento. Senyorito, may naamoy po ako na susunog. Sunog? Oo! Bueno, kung wala na tayong makuha dito, ay takpin na sila. Anong ibig niyong sabihin? Takpin ang lahat ng may kaugnayan kay Crisostomo Ibarra. Lahat ng lalaking tumatangkilik kay Senyor Crisostomo Ibarra ay maaaring tumatangkilik din sa naantalang himagsikan. Vamos, dalhin sila lahat sa kwartel. Sandali, bitawan niyo kami. Kailangan na natin tumakas. Mauna ka na. Binibini! Sandali! Sandali!
Huwag mo naman ba binibining, Clay. Palagay ko ay sandali lamang ito. Ako nga pala si Fidel Reyes I. Maglito. At isasampal ko sa kanila pagdating sa kwartel ang magagaling na abogado ng aking pamilya. Psst! Lekat ka. Hinuhuli ka nang ang yabong-yabong mo pa rin. Kung ikukulong niyo po sila, ikulong niyo na rin po ako. Tumapi ka! Hayaan mong hulihin namin ang mga kalalakihan! Bakit? Dahil babae ako? Hindi ko alam kung may insulto ko, matutuwa ako sa lusot na yun. Kay. Sarhento, maaari bang bago tayo umalis ay makausap ko muna ang aking asawa? Huh? Asawa? May biniglay, mas makakabuti kung tumakas ka na at magtago ka sa aking tindahan. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa'yo. Hindi! Sasama ko! Susunod ako sa inyo ni Sir Ibarra. Biniglay, kailangan namin ni Ibarra ng taong kikilos sa labas habang nakakulong kami. Bumalo ko yung mangyari sa'yo. Sa inyong dalawa. Mimi, nangako ako na walang mangyayari kay Ibarra at mas lalong walang mangyayari sa akin. At sa oras na maayos ang lahat ng ito, ikaw ang una kong hahanapin. Sige, 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 sige! Vamos! Oo! Oo, sandali. Ito na, sabi na huwag niyong hawakan, hindi ba? Pila mga gamit ko na naman ang aking kaalaman sa abogasya. Batid ko ang aking pribilehiyo at karapatan. Makikita niyo! Bueno, aking asawa. Labo. Halika na. Si Kuya. Pablito. Ihahanda ako ng mga kakailanganin natin. Pag tayo sinuwerte, maraming armas ang maiuwi natin mamaya. Isa o dalawa lamang na armas yan kung sakali. Di lalampas na anim dahil marami ngayon na nasa pihitan. Ayon kay Elena, pagsapit ng alas 9, isa o dalawang gwardya sibil na lamang ang naiiwan doon. Ang iba ay rumoronda na. Maraming salamat muli sa iyo, Lucia. Pagkatapos ng ating pag-uusap kagabi, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magsasagawa sa pagtakas kina Ibarra. Itatakas na sina Sir Ibarra at Fidel? Pero totoo ba? Anong plano natin? Paano natin sila maitatakas? Ang panganib ang aming gagawin mamaya. Maaari kang mapahamak. Kaya mas mainam na dumito ka na lang. Hindi ako papayag. Eh, hindi naman pwedeng umupo na lang ako dito at maghintay. Gusto kong tumulong. Tato! Sir! Kailangan na natin tumakas. Mauna ka na. Binibini! Kung sa bagay, kung sa tapang at pamamaraan ang ating pinag-uusapan, tiyak kumakaasa tayo kay Clyde. At isa pa, hindi ba mas mainam kung
dalawang kayong babae mamaya. Yun naman pala, Ate Lucie. Isama mo na ako. Kung ano man yan, kayang-kaya ko yan. Girl power. Sige nga, Binibini. Nais mong ipaglaban ang liberasyon ni Naibara bilang muher. Ngunit kaya mo bang maging isang muher libre ngayong gabi? Muher libre?